pagtingnan mo mga sinulat ni Rizal, he doesn't trust the Chinese. Okay. Ah, may distrust. Bakit may distrust? No? Kasi meron siyang mga business dealings na parang ang dating ay niloko siya ng ilan. So based on that recommendation, based on that experience, para siyang, hindi ako nagtitiwala sa kanila. May ganun siyang mga sulat, no? Na parang hindi siya makikipag-deal sa mga Chinese. Kali, so, anong business dealings to? Business dealings ba to? Na 1-2-3 siya sa mga... siguro. Kasi ang yun yung lumalabas. Kasi di ba nung nasa dapitan siya, may mga business venture siya eh. Yun yung Si Rizal, yes. Ang ginawa niya kasi doon, di ba? While in exile. Oh, while in exile. Siya nga ang sabi ni Floro Kibuyen, siya yung isa sa Mindanao to, no? Sa Mindanao, ha? Iniisip ko sa Mindanao. Oo, hindi napitan sa ano. Hindi napitan sa USC, hindi yun, yun. May business venture siya because nung nanalo siya sa Lotto, ang ginawa niya ay, imbis na sarilinin niya yung pera, gumawa siya ng, ginawa niyang cooperative yung dapitan. Ang tawag nga ni Floro Kibuyen doon ay yung, parang yun yung social entrepreneurship. Oo, dati. Diba? Ibig sabihin, umaman ka, pero pinaunlad mo yung bayan mo. Bayan. Kaso yun nga, hindi siya nakikipag-deal sa mga Chinese. Bago pa nauso ngayon yung social enterprise. Yung ginagawa ng CSR. Kaya nga siya yung model natin si Rizal kasi ang dami niyang sinimulan sa buhay niya at sa dapitan marami. But anyway, although of course, hindi naman ibig sabihin na siguro meron siyang distrust with some Chinese. So, ganun na lang. Pero kung titingnan mo, hindi ko mo si Jose. Ako kasi ayoko naman na komo race. Ayoko kasi hindi ako racist masyado eh. So, konti lang. Konti lang. No? Parang ang racist ko ay Pilipino tayo. Anyway, ano lang, parang sinasabi ko dito, hindi naman komo Rizal siya, susundin mo na agad eh. Kung siyempre magiging critical ka din sa attitude niya. So, siguro, parang ako, I have to read it again, ano? Pero parang kung nag-generalize man siya sa lahat ng Chinese, it could have been wrong, no? Hindi naman lahat ng Chino ay ganyan, di ba? At kahit sa dealings natin with the Chinese, sinasabi naman natin, yung Chinese people, marami namang hindi loko-loko dyan. Pero, yung gobyerno, parang medyo agresibo. Yun lang naman, medyo agresibo talaga. Prof, wala nga idea kung paano siya niloko? I have to read it again, eh. Pero very big kasi yung reference na yun eh. Those are everyday prejudices ng mga Pilipino. I wrote about this sa isang Esquire article, no? Na sa totoo lang, diba sinasabi natin, Chinese, racist sa atin eh. Pero sa totoo lang, tayo din racist sa Chinese, diba? Totoo. Ang nangyayari, meron nga nangyari noon na kasi ganito yan eh. Nagsimula din yan nung panahon ng Kastila din eh. Kasi yung mga Kastila, di ba nagra-rise yung mga Chinoy tsaka yung mga Chinese mestizo. So, kasama dyan si Rizal. No? Yung family ni Rizal. So, sabi ng mga Kastila, ba, kailangan medyo, maiba yung tingin sa mga taong ito na masisipag, di ba, na medyo wise sa business in this way na ano yung konti yung tubo, pero dahil madami yung bumibili, no, nandun yung bulk. Yun ang Chinese eh. So, sabi ng mga, di ba, wholesale. Meron silang mga pinapakalat na chismis na yun na nga, yung mami ay dinuduran, yung mga ganon. So, yung pusa na siopaw, di ba yung mga ganon, no? Yung mga ganyan. So, yan yung makikita mo na, nasiraan din. At meron tayong history ng anti-Chinese, anti-Sino, hindi Semitic eh. May term eh. Pero, ang nangyari dyan, kahit nung 60s, nung nationalist fervor, di ba, panahon ni Renato Constantino, no? May panahon noon na parang sinasabi yung Chinese, sila yung mayaman. Kasi maraming hardware, maraming businesses. We had an anti-retail law. Ha? Anti-retail law. Oo. Na bawal sa retail business ang mga Chino. At ang nangyari pa dyan, di ba? Panahon ni Ferdinand Marcos. May panahon na yung mga Chinese signs sa Binondo, sabi niya, walang Chinese signs na dapat ialaw. Tanggalin lahat yan. So, tinanggal, puro Philippine, kailangan, i-spell out in Roman in Latin na alphabet yung mga ganyang signpost, no? Pero ang naman doon, ang kanyang goal, of course kailangan sabihin, critical ako kay Marcos, pero meron siyang magandang ginawa dito eh. Dati mayroon tayong discrimination na kapag ka may Chinese blood ka, hindi ka Pilipino. So, tapos mag-aaral ka, hindi pure. Tapos mag-aaral ka sa
tatay ko nag-aaral sa Bayanihan Institute sa Tavlac, no? Chinese school 'yon. Ang Chinese school noon, nagsuswear allegiance pa sa bandila ng Taiwan. Kasi mga nationalist 'yan, yes, eh. Yes, oh. So kasi hindi sila tinatanggap na Filipino citizen kahit dugong Chinese, may dugong Pilipino binago sila. Binago ni Marcos 'yan. Binago ni Marcos 'yan, nagkaroon siya ng naturalization law at na-integrate ngayon. Kaya ang outlook ng Tsinoy, kaya kailangan ibahin natin. Iba 'yung Chinese na mainland, iba rin 'yung Tsinoy. At from among that Tsinoy, iba-iba din 'yung iniisip nila, no? But di nabuo 'yung narrative 'yan, pinapakalat ni na Teresita Angsi na ang mga Tsinoy, maraming ginawa para sa bayan natin.